Target na NBA ng agent ni Kai Sotto next year, posibleng magbigay ng history sa Japan B-League. Pagbabalik ni Kai Sotto sa NBA Summer League kaabang-abang at dalawang imports sa Commissioner's Cup ng PBA, hindi raw uubra. Sa pinakabagong statement ni PBA Vice Chairman Al Francis Chua, patungkol nga sa nauna nang sinabi ni PBA Commissioner Willie Marcial na bukas ang PBA sa dalawang imports sa Commissioner's Cup kapag sumali yung kausap nilang guest team sa PBA. Sigurado daw yon na baka magdalawang imports na sila ayon sa kanya. Pero ayon naman ngayon kay Al Francis Chua sa naging interview sa kanya ng Tiebreaker Times, ay wala daw na approve na ganun. Napag-usapan lang daw yon at hindi daw yon advisable dahil dalawa hanggang apat na players ang mababangko kapag naging dalawa yung imports sa PBA. Kaya mahihirapan talaga silang makipagsabayan sa ibang liga na may dalawa hanggang tatlong imports, meron pang naturalized player at Asian imports gaya ng Japan B-League. At speaking of Japan B-League na pinaglalaruan ngayon ng ilan nating kababayan, kabilang na nga itong ating pambatong si Kai Sotto, ay masasabi kong kabang-abang para sa mga Pinoy basketball fans na naniniwalang malaki pa rin yung tsansa ni Kai Sotto na makapasok sa NBA. Dahil posibleng ito na yung kanyang maging breakout season dahil bukod sa mas malaki na yung papel na gagampanan niya dyan niya sa bago niyang kupunan sa Japan B-League na Kosigaya Alpas, ay mas magpapalakas pa lalo ng katawan si Kai Sotto dahil makakasama niya pa din sa Japan si Coach Mel Lantil. At kung magiging maganda ang performance niya this season, ay siguradong mas tataas ang tsansa niya na makapasok sa NBA. Sayang lang talaga at na-injury pa si Kai Sotto kontra sa Georgia dahil kung nagtuloy-tuloy lang yung average niya sa Latvia na 18 points at 8 rebounds, ay baka nakakuha na siya ng kontrata sa NBA na history na para sa Japan B-League bilang kauna-unahang Japan B-League player na na-opera ng two-way contract or standard contract. Kasi yung kay Yuki Kawamura, 10-day exhibit lang. Pero hindi man siya ma-operan kaagad next year sa NBA pagkatapos ng Japan B-League season niya, ay pwede ulit siyang isalang ng Wasserman Agency sa NBA Summer League gaya ng ginawa nila last year na pinaglaro si Kai sa Summer League ng Orlando Magic. Kaya nakaka-excite lang talaga dahil kapag naging solid na talaga yung katawan ni Kai at mas malakas na siya, walang injury, ay siguradong marami siyang papahirapan sa NBA Summer League. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.